Isang kagulat-gulat ng pangyayari ang naganap ngayong araw matapos matakip si Pangulong Kuting Jr. ng mga sundalo at ilang matataas na opisyal ng militar. Ayon sa ulat, ang pag-aresto sa Pangulo ay bahagi ng isang masusing operasyon na isinagawa matapos mapatunayan ang mga mabibigat na kaso laban sa kanya. Bagamat hindi pa malinaw ang kabuuang detalye, ang pangyayaring ito ay nagdulot ng pagkabigla sa buong bansa. Sa isang isinagawang imbisigasyon ng mga otoridad, lumabas sa mga ebidensyang nagdiin kay Pangulong Kuting sa iba't ibang anomalya at katiwalian. Ayon sa mga ulat, pinangunahan ng ilang mataas na heneral ang operasyon na sinasabing nagresulta ng matagal ng pagtutok at paghahanap ng katarungan. Bagamat matagal nang binabantayan ang kilos ng administrasyon, ngayon lamang ganap na napatunayan ang mga akusasyon laban sa Pangulo. Samantala, iba-iba ang naging reaksyon ng publiko sa mabilis na pangyayari. Ang ilan ay nagpapahayag ng suporta sa ginawang hakbang ng mga otoridad, habang ang iba naman ay nangamba sa magiging epekto nito sa katatagan ng gobyerno at seguridad ng bansa. Sa kabila ng pagkaaresto ng Pangulo, hinihikayat ng mga opisyal ang mamamayan na manatiling kalmado at sumunod sa mga inilalatag na panuntunan ng batas. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. To join the 2025 senatorial race on the last day of filing period. A report from DZRH Radio said Duterte, who has been faring well in the pre-election surveys for senator, would be returning to national politics in next year's election. He has withdrawn his COC for Davao City Mayor, which he filed yesterday, October 7. Duterte is reportedly set to file his COC for Senator at the Manila Hotel City Tent, where the Commission on Elections set up a temporary office to accommodate a number of aspiring politicians expected to submit their candidacy on the last day of registration period. Yeah, yeah, yeah! Exciting to, di ba? So imagine nyo na lang, magiging senador si Tatay Digong. Di ba? I'm excited sa mga batas na maipapasa niya at sa kung ano ang kaya niya pang i-offer sa mga Pilipino as senador ng Pilipinas. I'm happy, mga lords, na napagdesisyonan ni Tatay Digong na, di ba, mag-step up sa national. And mananalo yan, of course, Diyos ko. Di ba, mananalo yan. Number one ko yan. Tapos number two si Marcoleta. Tapos the rest, PDP laban. And pinag-iisipan ko pa si Doc Willy Ong. Alam niyo, mga lords, ako ay masaya sa desisyon ni Tatay Digong na i-level up, no? At dun siya tatakbo sa national, which is yung maging senador. Kasi maging pukpukan ang campaign yan, eh. Maging pukpukan ang campaign. And of course, hindi mai-endorso ng lubusan ni Tatay Digong ang PDP laban at ang mga senador na gusto niyang i-endorse kung hindi siya senador. Di ba? Nag-gets niyo ba yung point ko, mga lords? Kung mayor lang siya, di ba? Kaya strategy yan, eh. And masaya ako na tatakbo talaga siya as senator kasi para at least magiging kasama siya sa pukpukan na campaign period, no? And I'm really sure maraming makakapasok sa PDP laban at maraming mananalo sa PDP laban. And ipagdasal lang natin, mga lords, yung health, no, ni Tatay Digong as tatakbo siya ulit, no, as senador ng bansa natin. Exciting ang magiging next election, sa totoo lang. Exciting ang 2025.
Marami pa yung mga revelasyon sa pag-end ng filing of candidacy. And let's wait and see. Ngayon po, ang aking paniwala ay ganap na po akong nakahanda. Sa dami po ng mga kababayan natin na nananawagan na sana'y makapaglingkod pa po ako sa mas mataas na level ng ating bansa, ay gusto ko pong paunlakin o paunlakan ang panawagan na yon na ngayon po ay talagang dumarami at lumalawak sa maraming panig ng ating bansa. One follow-up question po. Sir, does that mean to say na we won't expect you withdrawing anytime po? Wala na pong atrasan ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang paghahain ko po ng aking kandidatura sa araw na ito bilang isang independent senator ay kahayagan at katibayan ng aking malaon ng mithiin na maisulong natin ang ganap na pagkakaisa sa ating bansa. Kahit kailan, kahit saan, hindi po natin makakamit ang tunay, tapat, at mabilis ang paglilingkod sa lahat ng mamamayan kung wala pong pagkakaisa. Pati pagsulong ng ating bansa ay makokompromiso kung walang pagdadamayan at pagtutulungan sa isa't isa. Gusto ko pong balikan natin ang mga huling kaganapan na nangyari sa House of Representatives. Napansin po niyo siguro nang dahil lamang sa aking pagtatanggol sa katarungan, sa katwiran at sa mga sariling tuntunin namin sa House of Representatives, ako po ay inaway ng ilan sa aking mga kasamahan na nauwi nga po pati sa paggagawa ng hopya. Ayaw ko po ng awayan, ayaw ko po ng pasiklaban. Ayaw din po ito ng ating mga mamamayan. Maraming salamat po. Okay, question from the media. May nauna po dito kasi Dante. Dante, for Dante. Question. Hi sir. Dante Amento, UNTV. Sir, tanong ko lang po, in the past few months, you were questioning the contract entered into between COMELEC and Miru. And then, isa rin po kayo sa nag-bulgar ng alleged offshore accounts na allegedly kay Chairman George Erwin Garcia. Ang question ko lang po, sir, iisa lang. Sa ngayon, kasi it is inevitable that you have filed your COC sa COMELEC na mayroon kayong question. Mayroon po po ba kayong paniniwala sa integrity ng 2025 midterm elections? Thank you po. First of all, dahil po sa aking pagnanais na makapaglingkod sa mataas na level ng ating pamahalaan, ay napilitan po ako na mag-file ng COC kagaya ng ginagawa ko sa araw na ito. At I do not want to fight two battles at the same time. Ang lahat po ng pangyayari ay may kanikanyang panahon. Yun lamang po ang aking masasabi sa isyong yan. Malaya Business Insight, Gerard Nabal po. Sir? Sir, good morning. Sir, noong 2022, tumakbo po kayo for senator also. But you withdrew at the last minute. What makes it different this time, sir? Sa ngayon po, ang aking paniwala ay ganap na po akong nakahanda.
sa dami po ng mga kababayan natin na nananawagan na sana'y makapaglingkod pa po ako sa mas mataas na level ng ating bansa, ay gusto ko pong paunlakin o paunlakan ang panawagan na yon na ngayon po ay talagang dumarami at lumalawak sa maraming panig ng ating bansa. One follow-up question po. Sir, does that mean to say na we won't expect you withdrawing anytime po? Wala na pong atrasan ito. Okay, next question is from Michael Rogas, Radyo Pilipinas. Hi sir, magandang umaga po. Michael Rogas po from Radyo Pilipinas. Yes, Michael. Sir, kumusta po yung allegation po ninyo laban po sa mga Comelec officials? Wala po akong allegations sa mga Comelec officials. Ang akin pong kino-question initially ay yung sistema at mga makina na maaaring gamitin sa susunod na eleksyon. Ngunit kagaya ng aking sinabi po, ay hindi po ako pwedeng lumaban ng dalawang battles at the same time. Ang gusto ko po ay makapaglingkod muna, pero nananatili po ako na ganap na pagtitiwala sa magagawa ng Comelec upang pairalin ang isang malinis, isang tapat at credible na election sa ating bansa. Yung pong pag-asa na yon at paniniwala ay nananatili pa rin sa aking puso. So sir, yung po sana ang aking gustong i-follow-up question. Kayo ho ba ay naniniwala sa kabila po ng inyo po mga allegation laban po dito po sa teknolohiya na gagamitin pa ng Comelec? Kayo po ay nag-file ngayon na inyong Certificate of Candidacy for Senator. Naniniwala pa rin po ba kayo sa integridad ng Comelec sa darating na halalan? Ang pagpapile ko po ng kandidatura ay katibayan ng aking pagtitiwala sa magagawa ng Comelec na magsagawa tayo ng isang malinis, isang tapat at mapapanaligan na eleksyon sa ating bansa. Salamat po. Ms. Mads Villar from Net25. Hi, Kong. Good morning. Sakaling pala rin po kayo sa Senate, ano po yung mga priority bills na unang-una niyong ipafile pag upo niyo po? Thank you. Napakarami po. Ayaw ko lamang pong isa-isahin. Baka abutan po tayo ng tatlong araw. Ang gusto ko lamang pong bigyan ng emphasis ay yun pong oversight function ng Kongreso. Hindi po lamang importante yung paggawa ng mga magagandang batas. Mas importante po siguro yung pagkagawa ng mga batas ay kailangan pong merong magbantay sa pagpapatupad ng mga ito. Sa karanasan ko po sa House of Representatives, napakarami po ng mga batas na pwede kong isa-isahin sa inyo. Ngunit nagkaroon po ng problema kung ang pag-uusapan ay yung pagpapatupad ng mga ito. Kaya po yung dapat na mapalakas sapagkat isa rin pong mahalaga na kagapay ng paggagawa ng mga batas. Hindi po maganda na makagawa tayo ng napakaraming batas. Ngunit parang ilalagay lang natin sa cabinet, napakatagal po ng proseso, napakamagastos ng paggawa ng mga batas. Sa laki po ng panahon na ginugol ko sa House of Representatives, kung minsan po taunan, kung hindi man isang buong termino para ikaw ay magpagpagawa ng isang batas. Sayang na sayang po kung isang magandang batas ay hindi po may patutupad ng maayos. Kagaya po ng EPIRA, ano po yung layunin ng EPIRA? Makapagdulot kayo ng isang reliable, secure, and affordable rates of electricity in this country. Nangyari na po ba yung affordable rates of electricity? Ang EPIRA po ay nagawa 23 taon nang nakararaan. Ngunit hanggat hindi po nyo na ibababa ang presyo ng kuryente, there will be a continuing violation of that law. Tingnan po nyo local government code, 33 taon nang nakararaan. Tingnan po ninyo ang ating mga barangay. How many barangays, up to 42,000 plus barangays in this country, how many percent are able to stand on their feet? You may not know it, but I will answer my own question. 2%. Kung 98% po ay hindi nakatatayo sa sariling paha, how do you think that the smallest political unit of our society can contribute to the overall development of this country? Kailangan po nating tulungan. Ngunit,
hindi po natutupad yung decentralization, yung autonomy yung sinasabi ng batas, sapagkat may sablay nga po ang pagpapatupad nito. Marami po akong may kukwento. Sasakahan, ano po ang mga batas na magaganda sa sasakahan? Meron pong isang batas na nagsasabi, there should be a guaranteed price for palay. Meron po ba? Wala po. Kailangan po yung mga makinarya, equipment na ginagamit sa pangsakahan, dito na po natin dapat ginagawa. Batas po yun. Hindi po nangyayari. Ang sabi po sa isang batas, there should be a dedicated area for farming. Kahit anong mangyari, huwag niyong i-convert ang mga yan. Ano nangyayari? Conversion dito, classification doon, land classification, kahit saan nangyayari. Ang sabi pa ng isang batas, 25% of the total loanable funds of the banks, private and public, should be allotted to farmers and beneficiaries of agrarian reform. Nangyayari po ba? Hindi. Average per year is only 4%. Kaya ganito po tayo. Oversight is an equally important function of Congress that has been forgotten for years. Yun po ang kinakailangan sa alam po. Dinala ko nga, PMR, yung aking may pala kinakailangan dahil ako'y dumating dito ng handa. Dala ko yung aking resulta ng aking drug test result na negatibo. Ako sa tingin ko dapat nagsisimula ang mga aspirante sa anumang posisyon, lalo pa sa pagkasenador, ng pagsusumite ng kanilang negative drug test result. At ganun din ang patuloy na hamon bilang bahagi ng hakbang ng Maiso, calling for transparency, accountability, peace and security. Ang hamon sa lahat ng nasa executive department mula Pangulo hanggang sa pinakamababang posisyon, magpakita kayo ng inyong negative drug test, provided the drug test is one that is fair, credible, transparent and open. Magandang araw mga kaibigan. So yun po, sa wakas, nag-file na ng Certificate of Candidacy si Atty. Vic Rodriguez pagka senador. At banat kaagad, hamon kaagad, lahat ng public officials starting from the president down dapat magpakita ng negative drug test, yung fair and square, yung hindi yung 2 minutes lang, yung lalo na yung hair follicle test, anong ganyan, yung walang ano, yung supervise. So kompleto siya ng ano eh, kompleto siya ng armas, ano, filing pa lang meron na siyang which is malaking problema ng droga sa ating bansa. Dapat ang namumuno ang magpakita ng example na malinis. Eh, kung questionable yung buhay ng public officer, leader, tungkol sa droga, eh paano natin masusolusyonan ang droga? Kaya, meron kayang kakagat? Meron bang mag-respond sa hamon? Si BP Sara, hinamon na siya eh. Sino bang naghamon sa kanya? Hinamon ata ni, kasi mayroong bill si Congressman Paulo Duterte na dapat magpa-drug test ang mga public officials. Eh, respond ni BP Sara, yes, I am willing. Magpa-drug test. O dapat ganun, yung willing para once and for all, matuldukan na itong issue na ito. Eh, kung tawan-tawanan mo lang na I will not dignify those accusations, something like that. Walang katapusan itong issue na ito. So, salamat Attorney Vic Rodriguez for deciding to run. So, aside kay Attorney Vic Rodriguez, biglaan ding nag-file ng kandidatura si Willie Revillame. Wow! So, mga mabibigat, ano? Dating executive secretary, kingmaker, Attorney Vic. Kilalang kilala sa buong Pilipinas. I hope mananalo siya. Willie Revillame, tagal na itong kinukonvince ng marami taong bayan, mga masa,
Kasi araw-araw nakakatulong talaga si Kuya Wee. So, bakit siya biglang nag-decide na tumakbo? Isang separate topic na lang yun. Sino pa? Attorney, Congressman Dante Marcoleta. Tatlong mabibigat. Sino pa bang mga... Anyway, panoorin natin, pakinggan yung mga pahayag ni Attorney Vic related sa kanyang kandidatura bilang senador. Salamat. Bawi na po yan from Norway.
Uuwi po siya para suportahan lang po kayo. Senior, thank you. Morning. Message mo sa live ko. Ay, maraming pong salamat sa inyo. Sa inyong pagsuporta at pagsubaybay sa ano po. Ay, tulungan niyo sa aking layunin na ating isulong at ating good governance sa Guapo and Guapo. Maraming salamat sa pagbuhay sa lahat ng KC. Kumusta po kayo? Okay naman, maganda na po at nakapag-file na tayo at ako ay official na at formal na ninyong aplikante sa pagkasenador. Congrats po, attorney. Diretsong tanong, attorney. Ano po ang aasahan ng taong bayan sa inyo ngayon? Alalabanan natin lahat ng tiwali sa gobyerno. Isusulong natin ang good governance at ang ating war on corruption. Ano po ang panawagan ninyo sa mga nangyayari ngayon dyan sa HUR at saka dyan sa Senado? Eh, kinakailangan sa alam ko, dinala ko nga, PMR, yung aking may pala kinakailangan dahil ako'y dumating dito ng handa, dala ko yung aking resulta ng aking drug test result na negatibo. Ako sa tingin ko dapat nagsisimula ang mga aspirante sa anumang posisyon, lalo pa sa pagkasenador, ng pagsusumite ng kanilang negative drug test result. At ganun din ang patuloy na hamon bilang bahagi ng hakbang ng maiso, calling for transparency, accountability, peace and security. Ang hamon sa lahat ng nasa executive department mula Pangulo hanggang sa pinakamababang posisyon, magpakita kayo ng inyong negative drug test provided the drug test is one that is fair, credible, transparent and open. Can you elaborate more on meeting with former President Duterte? Nagkamustahan kami ni Pangulong Duterte at ako'y kanyang formal na inindorso at yung ibang opisyal ng kanilang partido ng PDP ay kaibigan ko naman yung marami doon at tinanong din kung open ba ako for them to adopt me. Sabi ko ba isang karangalan na maging adopted candidate ng kahit anong partido, lalo pa ng PDP ni Pangulong Duterte at ng kanilang Executive Vice President na aking kaibigan si Mayor Jose Duterte. Thank you. Congratulations, sir. Sa Taipang, nag-aantay yung tao. Ayan, nakakabuhay. Excuse me. Dito, sasama kami doon. Ayan, sasamahan. Sa mga pangyayaring iyong araw, ang pag-uulat nito ay nagtatapos na. Naway nagbigay ito ng karagdagang kaalaman at pag-unawa sa mga pangyayari sa ating lipunan. Patuloy tayong maging bahagi at mapanuri sa mga susunod na kaganapan. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at pagtangkilik sa aming balita. Hanggang sa susunod na pagkakataon, ito ang Bangon Pinas, nagbabalita para sa inyo.